ikaw ang tanging dahilan. Wow, para isang tao sila. And then split sa harmony. Yes, vocal range, let's go! Effortless, huh? Love the harmony! D5, top note right there, effortless. Breathing was crazy and he has the runs going at the end. Ganun ka grabe to si Stel. Ang bias ko lang naman sa SB19. Grabe no, they let him shine kasi nga siya yung ano dito, siya yung bida dito. Uy, ang ganda ni Thea siya. Dance, split to harmonization. Hello guys, Low Philippines, Southeast Asia, fans of Stel, John Rex Pacufo, Thea Astley, and Jeremiah Tianco, mga low disco to, and yeah, mga fans ng GMA Singers, thank you so much for being here, welcome back to my channel. Today, you know the drill, we'll be watching this video from All Sundays. Hindi ko lang alam yung song, so, or songs ba, ano, hindi ko alam talaga, pero you've been requesting for me to react to this, and of course, mag-yes tayo dahil mga lodi ko ang mga nandito, hindi pwedeng hindi. So, tingnan natin nung meron dito. Medyo maiksi yung video, 4 minutes, almost 5 minutes. Okay, medyo okay na yan. And I cannot wait. So, without further ado guys, let's go check this out. Ready, 1, 2, 3. Stel. Ang aking mundo ay oh, SB19's song. Sa di malamang dahilan. Nice, you brought to right there. Mga sanay gumaan, ikaw ang aking dahilan. Wow, para isang tao sila. And then split sa harmony. Ang pupogi, grabe. Ay! Narito ako, tapat lang at totoo. Yes, vocal range, let's go! Effortless, huh? Love the harmony! Uy, makamayak ako! Yes! May nagkamali sa lyrics, pero okay lang. Yung tono sakto naman. Oh, dang, bro. What is wrong with you? D5, top note right there, effortless. Breathing was crazy and he has the runs going at the end. Ganun ka grabe to si Stel. Ang bias ko lang naman sa SB19. Grabe no, they let him shine kasi nga siya yung ano dito, siya yung bida dito. Uy, ang ganda ni Thea siya. Wow, shifting. I love her voice, wow. Difficult song, my gosh. Nice. Wow, Thea. Dance, split to harmonization. Dance. Hi, man. Ang galing ni Thea din. Damn! Wow! Sarap sa tinga. The contrast of the loud voice and the soft voice. Pinakita nila. Oh, dang, this song. Kamusta na, Tina? Tayo laging nakikita. Damn. Miss na kita. Sobrang galing, huy!
with emotions pa. Lagi na lang kami ang nauuna. Di ba pwedeng ikaw muna akin ang pangamba. May kurot sa puso yung pagkakanta niya. Oh my gosh. Dahil ikaw shifting. Very good. Mata, sa tuwing mundo'y nag-iiba ang dahilan ng aking paghinga. Oh my gosh. Yung lyrics. Huwag mag-alala, ipikit ng iyong matatana. Pahinga muna ako na. Huwag mong pinapahiyak. Huwag mag-alala, ipikit ng iyong matatana. Pahinga muna ako nang mahal. Labis ba sa labis ang iyong nagawa mga. Grabe yung lyrics, no? Pahinga muna ako na. Wow, full voice yun, ha? Hindi falsetto. Full voice lahat, hoy! Ba't ka ginagalingan? Wala kang apon sa mga to? Grabe. Oh my gosh, grabe. Hoy, ang usapan, magre-react ako. Hindi sinabing papaiyakin niyo ako, Stel. Oh my gosh. Grabe, no? Ganun talaga pag magaling na singer. More than just the vocals talaga na may quality and yung may technical side sa voice. Yung emotions talaga, mas grabe yung impact sa mga tao. Kaya yun yung hindi maintindihan ng ibang tao. Na alam mo yun, to be a great singer is more than just the technique, it's more than just the high notes. Okay pa may ganun ka, pero pag you go beyond that, iba yung connection mo sa audience mo, and that's just, you know, what they did to me, like right now. So, maraming salamat sa inyong apat, mga Lodi Cakes ko kayo. Grabe, pinagsama kayo talaga. Parang sinadya tong pagkakataon na to, ha? Parang, ay nako, universe, ano ba yan? Anyway guys, I enjoyed it so much, and grabe, it was worth it. Maraming salamat sa lahat ng request sa akin. And of course, if you got more, just let me know in the comment section. You can also send me your messages and requests via Twitter, Instagram, Facebook, Patreon, TikTok, for all that feed, description box right down below. And if you like this video reaction, please don't forget to give this video a thumbs up. Also, please don't forget to subscribe, because it really means a lot to me, guys. Thank you all so much, and I hope to see all of you guys in my next video. Bye! Ayan guys, don't go anywhere muna dahil meron tayong itatackle na issue. Well, to be straightforward, magre-react ako sa isang reactor na nag-react sa same video na to. Actually, I reacted to this video yesterday pa, and I was really planning to edit this video today. But before I was able to edit the video, grabe, dun sa group chat namin yung mga Queenies, kasi nga part ako ng Queenies, and meron kaming group chat yung mga admins and yung mga Queenies talaga. Bring up yung topic nila about this reactor na nag-react sa video na nireact ko, and sabi nga nila hindi daw maganda. And I was like taking it lightly, kasi parang sabi ko baka hindi lang nila, hindi niya trip yung Queendom or yung mga singers ng GMA, kaya siguro hindi maganda yung datingan sa mga Queenies. Pero nung napanood ko yung video, uminit yung ulo ko. Alam mo yung even though you were trying to be like a good person, or parang alam mo yun, ayaw mo ng away, minsan napapaisip ka eh, parang deserve ng mga tao na to na ano eh, na awayin talaga eh, kasi hindi rin maganda yung mga ginagawa. Gusto ko lang malaman nyo na hindi ako magre-react ng ganito kung light lang naman yung ginawa niya, kasi we've been you know, dealing with comments before na hindi din maganda, pero not like this serious. Para sa akin, seryoso to. Hindi maganda ng ganitong ehemplo. Hindi maganda for a reactor or somebody na may influence kahit papano na ganun yung mga ginagawa. May mga sinasabing hindi totoo, or parang degrading siya, lalo sa mga artists na iniidolo natin. So, para maintindihan nyo guys yung pinagsasabi ko dito, panoorin natin yung reaction niya. Mga bits and pieces lang to, kasi tinake down niya na yung video niya dahil nga kinuyog siya ng mga Queenies. Kasama na ako doon. Napakahaba ng comment ko dahil I wanted him to learn his lesson. Pero hindi siya nag-sorry. There was no remorse or anything. Tinake down niya lang yung video, and then yun, akala niya okay na yun. So here's the video. Let's go watch this. Ready, go.
Si ate kasi maalang-alang, muntik pong pumiyok si Master Stel tuloy doon. Medyo ano yung nag-rumble silang dalawa dyan, kaya medyo nahira na ano na alang-alang yung pasok. Alam mo ba yung alang-alang parang hindi na timing yung pagkabirada ni Master Stel doon, kasi medyo na ano siya na... Unang-una, huwag mo kami tinuturuan ng alang-alang dahil hindi Tagalog word yon. Huwag mo kami parang ikaw pa yung nagtuturo sa amin. Ikaw mag-adjust, ikaw yung content creator, di ba? So, anong pinagsasabi mong alang-alang na parang hindi sakto yung timing? Anong pinagsasabi mo? Ganun yung reglo nila. Hindi mo kailangan mag-comment na parang pinapalabas mo na hindi nila alam yung ginagawa nila. Huwag kang bida-bida, huwag kang nagmamagaling dahil wala kang alam. You can't even sing. Tanggal siya dun sa birat. Okay, I understand that. Nainis ako doon. Munti kong masapak si ate kung medyo ma... Sapak? Talaga? So again, hindi niya alam ano ang musical arrangement. Hindi niya alam kung paano bumali ang mga singers to make the song suitable sa style nila. You know, ma-satisfy yung gusto na arrangement ng musical director. So hindi mo siguro alam yon. Kaya papatawarin sana kita eh. Kaya lang nung sinabi mong sapakin mo si Thea Asley, sigurado ka dyan? You are promoting violence, and babae ito. Sa lahat ng kumata dito, lalaki sila lahat except for Thea. Si Thea pa talaga sasapakin mo. Yung walang kalaban-laban, kumakanta lang siya, ginagalingan nga niya dito. And actually, kung may alam ka sa music, sobrang matutuwa ka sa ginawa niya dahil she's a smart singer. Pero ikaw, dahil wala kang alam, sasapakin mo siya. Ang galing mo. Yun ang kinakagalit namin sa'yo. Kasi bakit kailangan humantong sa parang may violence na pinopromote, diba? At babae pa. Not that it's correct kung lalaki to, ah, pero hindi talaga magandang ginawa mo dito. Dapat nag-apologize ka pero hindi mo ginawa. Okay, continue tayo. Labit ka lang, te. Delicates ka kanina. Munti kita masapa kasi pinalitan mo eh. Yun yung magandang inulit part dun mo pa talaga. Sino pa may tea sa mga bulong ko? My gosh. Ang quality ng voice mo, parang wala ka sa posisyon para pagsabihan sila kung anong gagawin nila dito sa video na to. Parang honest opinion lang. Hindi mo kailangang magpanggap na singer ka to react to videos. In fact, gusto naman tao yung genuine na reaction nila. Pero yung sa'yo dito, nagpapanggap ka. Nagpapanggap kang singer ka or vocal coach ka na hindi naman dapat. Angit ng ano ko ngayon, medyo yabag ako ngayon, sorry. Parang bait ni Master Stel, di ba? Parang ako eh, pogi, mabait, maanong humor. Pogi. Mabait? Nagpropromote ka ng pananapak ng babae, mabait? Humor? Ikaw yung tumawa sa sarili mong joke? Hindi kami natawa dun. Yung tao mo pa, fake na fake. Kasi peke ng reaction mo. Gigil ako sa'yo. Dahil nandun na si Stel, pre. For sure, dahil sa kanya, tumaas yung rating ng ano na yan, ng All Out Sunday, yung The Voice Generation, tumaas yan lahat dahil kay Stel, pre. Grabe, no? Respeto, yun yung wala ka. Nakakahiya naman kay Julian San Jose, na isa sa mga pinakamaraming followers sa Instagram. Nakakahiya naman po yung sabihin mo na ganun na inangat ni Stel. I love Stel, he's my bias. Pero I think Stel himself would not be, you know, liking what you said. Hindi niya magugustuhan to. And knowing Stel na maganda yung asal, I would think na ikukulot ka niya kung hindi mo lang tinignan yung video mo. Hindi maganda. And ito, isipin mo, huwag ka nang matakot sa network or sa mga fans ng network or mga artists. Matakot ka sa karma. Yung sa sobrang atat mo magka-views, sa sobrang gusto mong magka-viewers, i-sacrifice mo, i-compromise mo ang quality ng content mo. Mambabash ka, mangda-down ka ng mga tao, para yang at yung gusto mo. Totoo, magaling si Stel, pero hindi mo kailangan i-down yung network, hindi mo kailangan i-down yung ibang singers dito. Yun yung kailangan mo malaman. At sa lahat ng mga gustong maging YouTube content creator, it's a general thing. Alam mo yun, let's promote positivity. Kung may comment tayo, ayusin. Dapat alam natin yung sinasabi natin. Hindi yung makapag-bash lang tayo para ma-uplift yung isa, okay na. Hindi. Nagpo-promote tayo ng magandang atmosphere dito sa YouTube. So, you need to be responsible. Responsibility ang tawag doon. Okay? Pre. Kakagising ko lang kasi nag-jogging ako kanilang umaga. Share ko lang, no? Alam ko wala kayong pake. Pero medyo pagod ako, naglaba ako. Ang sipag ko, diba? Kaya nagising ko lang at man, medyo ano pa yung boses ko. Hindi ko nga maabot yung pila sa tata. Bro, hindi dahil bagong gising ka kaya hindi mo naaabot. Wala ka talaga sa tono. Walang support ang singing mo. Isang dinig ko pa lang sa'yo, alam kong hindi ka professional singer. Kaya huwag kang nag-aalibay, naghahanap ng rason na hindi mo mabot yung song dahil bagong gising ka, pagod ka. Ang daming pagod dyan, puyat pa.
pag alam mong ginagawa mo na sa tono ka, kahit i-falseto mo na lang muna para maabot mo lang talaga yung tono, ikaw hindi. Pinipilit mo. Ang pangit pa ng quality kasi kulang ng support. Pangit ng placement mo. Doon pa lang, alam na namin hindi ka singer. So, ano ang karapatan mo na mag-comment sa mga tao na sobrang legit namin, napatunayan namin, napanaluna na? Diba? Ang taas kasi, man, eh. Buhat na buhat ni Style yung buong GMA. Grabe, no? Siguro sa gusto mo talagang makuha ang loob ng mga fans ni Style, ginawa mo to. At inisip mo na mga bobo ang fans ni Style. Hindi. Hindi po. Hindi po sila ututo na dahil pinuri mo si Style, alam mo yun, at expense of other singers, ay isa-subscribe ka nila. Hindi. Maraming reactors dyan. Mga professional singers, ganun. Never ko narinig na binabash nila yung ibang singers. Kung may mga comments sila, alam nila yung sinasabi nila. And may punto talaga. May technical knowledge sila. Pero ikaw, yung gaganunin mo yung ibang singers, and sasabihin mo pa, binuhat niya yung buong state. Wow! What a statement. Sobrang sikat si Stel, yes. Pero for you to say that, I don't think beneficial siya sa iyo, kay Stel, or sa GMA, lalo, na nargabyado mo. Diba? Sa mga pinagsasabi mo. Hindi maganda yung ganyan. Diba? So, ayan. First time ko mag-react sa isang reactor dahil kinakailangan. Hindi ko dapat patulan na to eh. Kaya lang may hangganan ng lahat. You know, may limitations tayo. And I'm here to remind you na kahit content creator ka, yes, opinion mo yan. Pero pag may inapakan kang tao, may mga inapakan ka mga fans, you should be ready for the consequences. May mga repercussions yan. So again, responsibility when you are trying to be an influencer or a creator sa YouTube, yun yung kailangan. And respeto, yun yung wala ka. Until now, hindi ka talaga nagsusorry, ayaw mong i-acknowledge yung mali mo, and dismiss mo yung even nag-ano ka, nag-aalibay ka, naghahanap ka ng lusot. Yung kahit nasa video, nabuti na lang nakapag-screen record kami kasi tinake down mo yung video. Pwede mo kasing sabihin na hindi mo ginawa yun eh. So, pero, yun nga, maraming mga matatalinong queenies na nirecord yung video mo. And wala kang lusot. Sinabi mo talaga na sasapakin mo si Thea Asley kung malapit lang siya. Kahit masabihin mong joke yun, hindi maganda. Pinopromote mo ang violence. And para lang sa ganun, sasapakin mo, hindi mo lang nagustuhan, wala ka namang knowledge sa music. Diba? Eh, nahibad na ako. Sorry guys, pero yeah, we need to... you know, fight back sa mga ganitong klase ng mga content creators na hindi maganda yung mga ginagawa sa YouTube. So, ayun again, hindi ko gusto na mag-promote ng negativity dito, pero sometimes we need to, stand our ground para hindi na dumami yung mga ganito. At huwag tularan itong YouTuber na to. Okay guys, tuloy ang ligaya. Thank you so much for watching. And again, sa mga Stel fans dyan, ako po ay Stel bias and I have nothing against Stel. Napakagaling niya talaga and napakabait na dapat tularan. Hindi ka ganito. Idol niya si Stel pero yung ugali niya parang hindi naka-pattern kay Stel. No? So, again, thank you guys and see you again in my next video. Bye!